Podcast Channel. And for today's episode, nandito tayo on the road ngayon. Nakasakay tayo sa MGGT Sport with Get. Hello! But before anything else, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel, and ring the notification bell for updates. So yeah, let's go! Ano yung hinahanap mong factors or mga features ng car bago mo siya bilhin? Usually is performance. Kung anong klase yung performance na nung car. It also depends din kung ano yung car na bibilhin ko. But for this unit, I was looking for performance. Performance. So, bali, mas engine, mas focus kayo sa engine ng isang car rather than sa pinaka appearance niya. Yung exterior, ganun po ba yun? Obviously, kasama rin yung looks. Kasama na especially, din. Yeah, especially with this unit, di ba? Mm-hmm. The looks are, it's actually maganda yung looks niya eh. True. Medyo pogi eh. So, yeah. Mm-hmm. Medyo na, kasama na siya sa consideration. Mm-hmm. Pero mostly, it's the performance. Actually, isa nga kayo sa talagang unang nagkaroon itong MGGT Sport dito sa Pilipinas. Pero before that, Jet, matanong ko lang, bakit M or saan mo muna nakilala ang Imbra? Actually, medyo nakikita ko na yung brand even back when I was still in Taiwan, siguro mga 2012, 2011. Yes. Nakikita ko na yung brand niya, but it's not as popular. Yes. Then nakita ko ulit siya dito when I was in the Philippines. Tapos sabi ko, ang ganda nung ano, ang ganda yung gawa. Mm-hmm. The looks are exquisite. Mm-hmm. Ganon. Yeah. Ano nagustuhan mo dun sa first car mo, which is yung MDZS? For the ZS, I love the looks. Mm-hmm. Mainly is looks eh, for the ZS. I think the space. Tapos yun, premium quality for the price. Basically, yun yung nagustuhan ko kay ZS. For the record, ang MGZS ni Jet ay MGZS style manual. Yun. And then, pero modified na kasi siya. So guys, disclaimer lang na any modifications na gagawin sa car ay possible na ma-void yung warranty nyo. And yung sa case ni Jet, wala nang warranty yung kanyang MGZS kahit na 1 year pa. So yeah, pero anyway, okay, so punta tayo dito sa MGGT Sport kasi nga isa ka nga sa mga first owners talaga dito sa Pilipinas. So, bakit napili mo na ito yung bilhin? Ano yung nagustuhan mo dito? Yeah, actually, I was looking for the MG5 manual. Gusto ko talaga siyang i-project. Mm-hmm. Tapos, palitan yung loob, add the turbo. Kasi may potential na yung original na engine even before I do anything with it. Mm-hmm. So, yun yung original na plan ko. Tapos, walang unit. And then, nakita ko to. Biglang lalabas na pala to. Mm-hmm. So, sabi ko mukhang okay ah. Then, I was asking around, meron bang manual to? Wala daw. So, nasabi sa akin na ang meron lang niya is CVT originally. So, ayoko siyang kunin actually. Tapos, nung lately na November last year, then I heard na meron siyang DCT, which is may paddle shifter siya. So, medyo I like the control kasi on the car. So, nung malaman kong may paddle shifter siya, sabi ko, sige, okay na. It's close enough to a manual. Yung quality niya, I looked at the interior. Premium quality yung ano niya, interior niya. So, sabi ko, sige, ito na, go na. Yeah. Kailan mo nakuha itong unit na to, Jet? And gano'n na siya katagal sa'yo? 2 weeks ago? I think January 10, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Yeah. 2 weeks. So, sa 2 weeks na to, madalas mo ba itong mag-drive? I traveled a couple of times to Subic to break in
the car. Mm-hmm. Okay naman siya. Obviously, I haven't had a chance to test it on its full potential kasi binibrake in ko pa siya noon. Pero yung limited time that I've tested it, okay naman yung performance. Wala naman akong masasabi. Actually, kahit hinihinaan ko siya, kahit mahina lang yung takbo ko, ang bilis na niya. I was supposed to drive under 3,000 RPM for brake, pag bine-brake in, di ba? Ang bilis! So, additionally, yung one of the reasons why I chose this is kasi sabi ng wife ko, pagod na raw siyang mag-manual. So, so yun din, isang deciding factor. So, ayan, nag-automatic na ako. Yeah. But yun nga, since DCT naman siya and I can control the shifter, at least close enough siya. Anyway, so since first time mo din ito na mag-automatic, kumusta naman yung comfort sa driving niya? Okay, it takes a lot of getting used to eh. Kasi sanay ako ng ano, minsan tumitigil ako, nagka-clutch ako, wala na pala akong clutch. Pero relaxing siya, obviously. It just takes a while getting used to the electronic parking brakes, yung mga ganon, hill assist. But madali din naman siya, it's easy to drive. Tapos, obviously, kasi may mga features siya na wala sa manual. Like, for example, like right now, if I'm turning, kagaya niya, lalabas na yung ano niya, 360 cam niya. Pag masikip siya, kitang-kita mo. Actually, yung, I don't have to do this to see kung aabot yung hood ko dun sa kabilang car or something. So, those help a lot. And I think my wife will be happy kasi madali siyang i-drive. Pero nakatulong naman yung convenience nito, itong car na to, sa, okay, para umukay kayo sa automatic, ganun. Okay naman, yes. Okay naman, yes. Convenient naman siya. Yes. Comfortable naman siyang i-drive. Definitely, especially lalo na sa traffic, ganyan. Hindi ko pa siya natatry pag kagaya na magsa-surfing kami, ganyan. Hindi ko pa natatry yun kasi, yun, pag nasa zigzag, hindi ko pa sure kung ano yung performance. Pero sa highway, wala naman akong masasabi. It's madali siyang i-drive. Baka antokin lang ako. Yun lang yung problem ko. Yeah. Ano, dapat safe tayo sa pagda-drive. Well, anyway, yeah. Kasi nabanggit mo kanina, parang, I mean, brake in mo ito. So, ano na yung pinakamalayong na-travel mo gamit ito so far? So far, Subic pa lang. Subic. Yes. I've been there 2 times over 2 weekends. Just to break in the car, actually. Yeah. So, kumusta naman yung gas consumption mo dito? So, break-in period, usually, hindi accurate yung gas consumption eh. So, usually, mas mataas. Pero tipid siya, even though I was breaking in the car. Kasi I'm looking at the trips here. 9.6 yung average niya. 9.6 liter per 100 kilometer. That includes all my driving in the city and also yung long drive. And especially for break-in period where I go up and down the RPM tapos itatreno ko, ipapatakbuhin ko ulit. Layman's term, ang makaka yung full tank ko na isa dito, I could probably go to Subic 3 times and back. Yes. May sobra pa. May sukli ka pa doon. Yes. May sukli pa doon. Ikaw naman kung tatanungin ko, ano bang nagustuhan mo dito sa interior muna tayo? Sa interior, I like the yung head unit niya, hindi na siya nasa baba. Nandito na siya sa may taas. So when I'm driving, like kagaya niyan, ways, pwedeng makikita ko na siya even hindi ako kailangan yung muko. So safe siya. At on that aspect. Ano pa ba yung nagustuhan ko? Para madali siyang tingnan, no? Yes, andiyan na kaagad siya. Na kaagad. Yes. So nakatulong siya na medyo mataas talaga itong infotainment system niya. Yes, tapos yung voice control tapos dito, like for example, if I want to call her or magte-text ako, pwede na lang ako mag ano dito. I can use my Google Assistant directly. Pag naka-connect yung Android, obviously.
Okay, na-trigger ko si Google, sorry. I don't know if it's considered interior. So yung automatic na headlights niya, we were totally amazed by it. Okay siya sa gabi. So it will turn on, mag-high beam siya mag-isa pag super dilim. And yung kasalubong mo, kahit malayo pa siya, isang dot pa lang siya ng ilaw. Magla-low beam na siya. So you don't have to do anything. So sunroof. Yeah, actually I like the sunroof. Yeah. This is quite cool. Medyo malaki nga siya kumpara mo sa other sedan. Ah, okay. Oh. Actually this is my first car with the sunroof. So, yeah. Okay naman siya. I haven't actually driven it na naka-open siya, especially not in the city. Pero I liked it. I drove at night na nakabukas yan. Nakabukas, I mean. Yeah, okay siya. Okay siya. Aliwala siya. Yeah. Since pag-uusapan na rin natin yung infotainment system niya, kamusta yung speakers niya pag nagpapatugtog ka sa loob? For stock speakers, is quite good, actually. Medyo may issue lang ako with, hindi sa setting lang yun, actually. I haven't figured it out yet. Yung mas malakas yung sound ni Waze kaysa sa sound ng music. So, pag nilakasan ko yung music, biglang nagsalita si Waze. Magugulat ka, nakakabingi. May setting yun eh, hindi ko lang mahanap. But otherwise, the infotainment's okay. Nasanay ako sa Android na standalone eh. So, I'm getting used to using Android Auto. Pero okay naman. I like the layout. The whole thing. May games pa nga siya. But this actually is part of Android Auto. May game pa nga yan eh. Actually, I was playing with it earlier. So, na-try mo na bang mag-games dyan mismo? Yes, yung Retro Drift. Dinatry ko yan kanina. Guys, ha, huwag kayong maglalaro habang nagda-drive, ha. Only on parking. Only kapag on parking. Naka-park lang kayo, ha. Baka kids, don't do this at home. Yan, guys, ha, for safety. Pero, yan yung mga default niya or naka-Android Ito, Auto kasi. Yeah, this is Android Auto. Ang default niya, actually, is this one. Ay, ang ganda naman niya. Yan yung default niya. Pag nag-Android Auto ka, ito na yung nasa Android Auto. May eco driving, stability control, steering, naka-dynamic ka. Yes, gusto ko kasi nung matigas yung ano, yung manibela. Dahil nasanay ka rin sa ano. Ayoko nung malambot. Kasi especially if you're driving fast, pag malambot yung manibela mo, hindi stable yung car. Yeah. So, naka-dynamic talaga yun sa akin. Tapos, yung stability control, you can change it to sport. Hindi siya masyadong, medyo dudulas lang siya ng konti pag mabilis ka. Pero, okay lang. Ang favorite kong design, actually, itong manibela. Manibela. You see the seams stitches dito? Itong stitches na to. Ito yung favorite ko dito. I find it quite exquisite. Yeah, yung ano na to. Para medyo pang sports car yung design ganun. Yes, actually gusto kong bumili noon ng cover ng manibela kahit doon sa GS ko. May nakita akong ganitong cover. Kaya lang, 'di ba matrabaho, tatahiin mo. Ayan, parang andyan na siya. Andyan na siya. Ayan na. Yun na yung gusto ko dati. So I'm quite happy with this. Yeah. Hindi kasi rin, ang ganda nung shift, gear shift niya. Pakita mo nga, sir. Ayan mo. Turo mo nga sa mga viewers. So, for example, yan yung normal na drive. And then, if you want to switch to sports mode, you just press down again, mag-sports na yan. And then, if you want to do manual, yan, pwede ka na mag-manual. Paddle shifter. Pag naka-sports mode ba, nagbabago din yun sa my virtual instrument cluster display niya? Lumalabas lang dyan na S. S. Tapos, pag naka-manual ka, lalabas na yung gear. Yeah. Kung anong gear ka. So, kanyay, nakatuwa ko ngayon, tapos papalit ako. Uy, bilis. Yeah. Ayaw din niya nung ano kasi, nung magpapalit ka ng gear na hindi ka naman actually nag-change ng RPM, hindi niya ililipat. Oh, yeah. Ganun. And meron din siyang ganito, actually. One of the cool things I found here, itong accelerate timing. So, pwede mong i-test yung acceleration time mo. May timer na siya. Kasi dati, pag nagtetest ako ng performance ng sasakyan, may either i-video pa ng wife ko, tapos
ihataw namin yung 0 to 100 ng naka-video. Ito, meron na siyang ano, may timer na siya diyan. Pag tapos pag nakarating na ng 100, iaano na niya yung time niya. Parang 'yan, 'di ba, may nakalagay na best time, best record, saka last record. Well, anyway, so maiba naman tayo ng konti. Eh, kumusta naman yung comfort mo dyan as driver? Like, yung sa pag-adjust ng seat or yung space mo dyan, okay lang ba sa'yo yung luwag? Maganda naman yung seat. Electronic yung adjustment niya. Kaya lang, mabagal. So, alam mo na yung pag-electronic, mabagal yung galaw nung ano. Yeah. So, kagaya nung, ano ba yun? Manual. Talagang isang ganun. Isang hatak mo ganun. Bilis, eh, no? Yes. So if someone's trying to kill you from behind the car and strangling you, hindi mo maihigang ganun yung... Hindi maihigang ganun. Oo, dahan-dahan siya. So, pero okay siya, it's comfortable, may up, down. So, forward, backwards, up, down, tapos yung incline, yung recline niya. Actually, ito yung nagustuhan ko dito. Itong lalagyan ng cup. You see, may pang-clip siya. Mm-hmm. So, hindi nag-shake yung mga cups. May pang-clip siya. So, hindi parang anti-spill ng mga drinks. Yes, hindi siya kumakalog. And usually, kasi pag nag-drive ka ng mabilis, nagbabibrate yung mga gamit sa sasakyan. So, pag ito, hindi siya magbabibrate kasi naka-steady siya. Eh, kamusta naman yung safety features na itong car na? Hindi pa naman ako nababangga na conwood, so hindi ko alam. Pero yung mga safety features niya... May curtain daw to eh, sa sides. Meron curtain para pa yung airbag. So, in comparison to other cars, okay na siya. I think it's above the standard safety features ng ibang car eh. Yes. Just having the curtains yung dito. Yeah. Tapos yung ano pa, pag medyo mabilis yung takbo mo and then nakita niya na maraming sasakyan sa harap, it will ask you to slow down. Saan makikita yun? Yung ganun na? Pag ganun, let's say, kasi hindi ko siya mabilisan dito eh. Lumalabas siya dito lumalabas sa dashboard. Lumalabas siya sa may dashboard. Magbibip siya, slow down. Slow down. Even if hindi ka naman sobrang bilis, let's say yung speed mo is above the amount of the car siguro. I don't know the algorithm. But pag may rami siya nakikita sa sasakyan and medyo mabilis yung takbo mo para sa mga nakikita niya, it will alert you. And nabanggit mo na rin naman another safety feature kasi yung 360 degree camera. Which is talagang nagagamit mo siya, no, lalo pagka nagpa-parking. Parking, yes. Especially sedan to. Kasi sanay ako ng putol yung likod nang walang... walang... Hindi mahaba yung ano. Kasi di ba usually like if you're driving a hatchback or like yung crossover, di ba flat na yung likod niya. So what I see on the rear na bintana, yun na yun. Ito kasi sedan siya, may puwet pa siya eh. So medyo nag-worry ako pag nagpa-park ako, but with the 360 cam, it's all good. Tapos yung yan, kagaya niya, magle-left ako. Di ba nagaganyan siya? So nakikita ko na yung gilid. Oo nga, ito ay kita dito. Yes. Kita ko na rin yung likod. So if I want to look kung ano yung nasa likod ko or harap ko. Or kunyari, may sasakyan ako sa harap and I don't know if I'm gonna fit or not. Dito, makikita ko siya. Previously, if you're on a manual, you'll be doing this. Titingin ko talagang ganun. Oo, para makita mo kung... Tapos yung tansyaan, medyo mahirap din eh. Oo, yes. So, mapapatingin ka ba dun sa hood kung aabot siya? But this one, kita mo na siya, yung black na yan, may allowance na siya. Tapos, meron din siyang ganitong, ano, yung features niya for the hill start. I don't know what the A stands auto-hold. For. Yeah, the auto hold. Yes, ginagamit ko siya pag medyo incline. Ganyan. Pero sir, since naka-auto hold ka ngayon, tanggalin mo yung paano sa brake. Ganyan lang siya. Yes. So pero, yun yung ano niya, isa sa mga safety features niya, guys. Yes. So nagagamit mo ba siya kapag kayong kunwari naka-stop ka sa mga kapag may stoplight tapos naka-red? Ginagamit ko siya ng stoplight sa mga stoplight pag incline lang. I don't use it pag naka flat lang kasi ang worry ko dito pag naka-auto hold ako, I need to step on the gas bago siya umandar. And medyo may power kasi siya. So, medyo may jerk siya.
So ginagawa ko pag hindi naman incline, naka-off lang siya. Mm-hmm. And then pag under na ako, bibitawan ko na lang yung brakes. Mm-hmm. Ganun siya, mas smooth yung ano. Otherwise, ma-feel mo parang baka sabihin nung makasakay sa'yo, ano, ang jerky naman nung pagka-drive. Yeah. Overall, anong masasabi mo sa NG? It's way above average, especially for a sedan. Mm-hmm. And especially for the price. Mm-hmm. It's a really good buy. I think it's really worth the money. Mm-hmm. So far, no complaint naman ako. Medyo mahirap lang yung parts kasi ako pa lang yata yung nakaganito pag tuwing nagtatanong ako sa mga auto shop, so if I want aftermarket parts, wala akong makita. So hopefully dumami na rin yung mga users para dumami rin yung mga pumasok na parts. Yeah. Sa mga nagbabalak bumili ng MG in general, lalo na, syempre, ito din. Anong masasabi mo? I have no complaints with the brand. Mm-hmm. Obviously, meron mga nagsasabi na ano, negative stuff about the brand. But for me, it's okay. Kaya nga ako nagka-second car na MG. Kaya nga, dalawa MG eh. Yeah, yeah. Tsaka performance-wise, yeah, I like it for what it is. Kung yung engine niya, mm-hmm, and potential niya, mm-hmm, kung lalo na kung mag-enhance ka pa. Mm-hmm. Since dalawa na rin yung MG na owned mo, eh kamusta naman yung after sales service? Oh, okay naman. Actually, yung sales agent ko hanggang mm-hmm ngayon, pag kami mm-hmm kailangan ako, chinachat ko pa din. Mm-hmm. Okay naman yung service. Maasikaso naman. Actually, minsan magme-message pa yan. Ay, mag-one year na yung ano, magpapa-PMS ka naman or what. Mm-hmm. Or if I have any issues, I text my sales agent, which is actually, alam ko hindi napasok sa job scope niya yon. Mm-hmm. But yeah, she still answers me. Mm-hmm. Yeah. Get anong nagustuhan mo sa to? Ito na. Sa exterior, obviously, mm-hmm, the looks. Mm-hmm. Tingnan mo naman actually. Yung grill, pa lang niya. Mm-hmm. The grill actually catches the eye. Yung pinaka gusto ko dito eh. Flame design. Yeah. Actually, kahit hindi mo na siya masyadong i-modify yung body, maganda na siya. Maganda eh na siya. Yes. Mm-hmm. The color, obviously, ito kasi yung ganda. Ano ko sa color. Red. Red talaga yung gusto mo. Yes. Kaya ito rin yes yung top choice mo. Mm-hmm. As in, talagang kinulit yung agent ko. Sabi ko hindi ako bibili unless... Dapat red. Red lang. Yun lang. Ganda yun, no? Kahit as in, talagang head turner siya. Lalo yung kulay niya eh. Talagang mag... Kitang-kita siya sa road, kaya mapapatingin ka ganun, uy, ang ganda. Tsaka, malaki yung nguso niya, kumbaga. Yes. Eh, di ba? Tsaka, yung design niya rito, yun din eh. Yun din, yeah, nagpapalaki. Gusto ko yung pagka-bulk niya nung harap. Oo, nung fraud. Ayan. Yeah. Gusto ko rin sa exterior is pag in-off ko na. Actually, I'll show you if I turn it off. Pin-rest ko. Ay, nasa loob pala yung key. Nasa loob yung key. So, yun din yung isa sa mga safety feature ng car. Kapag ka naiwan mo sa loob yung key, talagang mag-aano siya. Yes, mag-aalam siya, tutunog siya. Yan, narinig niyo naman, guys. And then yan, if I turn it off, mag-isa na rin siya tumutupi. Mhm. Automatic which, na. Yeah, I don't have to worry. Yeah. The tires actually maganda rin. Kahit hindi ko muna siya palitan, although obviously malamang palitan ko siya. hindi ako nagmamadaling palitan siya kasi maganda na rin yung itsura niya. Yung actual curve niya. Oo. Ang ganda nung ano. Mm-hmm. Yung best features na gusto ko sa kanya. Yung fastback na look. Fastback na. Oo. Konting trivia lang din. Ang ancestor nitong MG GT na to is yung 1960s na MG Roadster. Kaya ganyan din yung design niya. Then sports car ng MG way back 1960. Yeah, ito naman yung ano, rear part. Makikita niyo na very sporty rin talaga yung design nung itong rear. Ang tawag dito? Yung tail lamp, yeah. Tail lamp! Ayun, kalimutan eh. Ayan, very sporty din siya. Yeah. Tsaka, eto, meron siyang dual exhaust pipe.
na aesthetic dual exhaust pipe. Yeah. Pero that's actually, why I'm not a big fan of, but yeah. Although it has dual exhaust pipe din. Pero dual exhaust din siya, nasa ilalim. Nasa ilalim, pero meron siyang aesthetic. Ay, tama ba? Nasa ilalim siya, dito. Yung actual exhaust. Yung and actual then, exhaust, and then this one is the aesthetic part. Yeah. Ito, check naman natin yung sinaka-trumper. Actually, you can use your remote. Yan. Tsaka very ano rin, no? Spacious din yung ano. Kasi dalawang tao dito, actually. So kapag may extra passengers ka, no? Dito yes, na lang. Yes, yes. Actually, tinest ko na rin yung surfboard ko. Mm-hmm. So, tinupi ko siya. Oo, kasha. Kasha naman. Considering na mahaba, tsaka malaki. Well, shortboard naman yung mga boards ko. So, hindi naman longboard. So, kasha naman. If I want to, pero I don't think I'll use this as a surf. Tsaka ito, kita mo, yung quality nito, hindi siya, iba yung looks niya eh. Hindi siya yung ano yung regular na, kita mo yung mga metals. Yeah. And then ito, meron din siyang spare tire here. Yan, donut. Ito. Donut spare tire. Yes. And then may mga free tools na din. Yes. Ayan. And then dito naman, may sariling lagayan itong ano, early warning device. Hindi ko makuha. Yeah, pero ayun, kasi meron na siyang mismong lagayan. Kasi naka-lock diba, yun eh. Naka-lock. Ah, I forgot how to. Yan. Oo nga, no. Ang galing. Kasi sa ibang car eh, walang ano, no. Mm. Walang lagayan ng ano. Yes. Pero ito dito meron. Shout out to my agent also. Very maasikaso, si Anne from Pasay. What else? Do you have YouTube account? Facebook well, page? I'll be posting a video of the performance on Clark when I get the time. Mm-hmm. And baka I have the time to edit it. Kasi medyo hawi-hawi ko lang yun. I'll post it on YouTube. So guys, do you have any comments or suggestions? So leave your comments in the comment section box below. And again, this is Grace. And this is Jet. And bye! Like and subscribe! Yes!